Yon, what's up guys? Welcome back sa ating channel, no? So, for today's video, re-reviewin lang natin yung mga previous gameplay natin sa previous enemy. So, papakita ko sa inyo yung mga do's and don'ts sa iba-ibang build na kalaban. Ayan, makikita nyo. Defeat, victory. Siyempre, hindi laging Pasko, no? Hindi laging swerte. So, bago ang lahat, pa-like and subscribe na lang sa ating channel, no? Kaldag TV for more videos. Salamat mga idolo. First video na re-reviewin natin mga idol, hanap tayo. So yan. Ito mga idol, tignan natin to. So kalaban natin dito, Bird Aqua Aqua. So AAB to, no? So, makita nyo, setup niya ng Axie niya. Pantay yung dalawang Aqua. Sa cards naman, Tail Slap, Heal, Angry Lamb. So, almost parehas yung cards na Aqua niya. Sa bird niya, ito, walang backdoor yung bird niya, pero Soothing Song. So, ibig sabihin guys na Soothing Song, pag na-apply ito sa Axie nyo, yan, apply sleep to target. Lahat ng incoming damage is diretso sa buhay ng Axie. Hindi niya babawasan yung armor. Parang hindi niya hindi papansinin ng damage yung armor. Diretso sa buhay ng Axie nyo. Kaya masakit tong bird niya. Although walang backdoor, so medyo goods tayo dyan. So play natin. Round 1. Round 1, usually sa mga AAP to guys, titira to ng titira. Madalang magpas ang mga AAP sa first round, no? So tayo, pumas lang tayo for the sake na gain lang tayo ng energy. Kailangan natin kasi dalawang AAP. Yan, tumira siya, dalawang heal. For round 2, so yan, makita nyo guys, sa round 2, tumira siya ng titira yan ng Soothing Song, sabay Angry Lamb. Diyan nyo makikita yung sinasabi ko. Pag may Soothing Song yung Axie, pag tira ng Aqua niya, hindi sa armor mapupunta. Diretso sa buhay yan. Ito, pakita ko sa inyo guys. Yan, Soothing Song. So, islip yung plant natin. Tignan nyo kung saan da-damage yung Angry Lamb. Ayan, di ba nakita nyo? Hindi na basag yung armor, pero basag yung buhay ng plant natin. So, yun yung Soothing Song, guys. Kaya, always check yung cards ng mga Axing kalaban nyo para malaman nyo yung discarding gagawin nyo. Dito, nag-armor tayo. Medyo mali yung prediction natin dito. Next round, round 3. 2 cards si Idols, 6 card tayo dito. So yan na, since round 3 na, bago pa mapatayin yung plant natin, kailangan na natin pumatay ng frontline niya. Since dalawang may heal yung plant, make sure nyo lang na kapag may heal yung kalaban, make sure nyo na 4 cards para possible, mas mataas yung chance mapatay nyo. Kasi pag di nyo napatayan, sayang yung combo nyo ng cards at sayang ang energy. Ayan na nga. So, tumira si Idol ng Tail Slap. Sabay heal. At isa pang heal. So, guys, ito okay. Actually, okay-okay ito kasi mababa naman damage ng heal. Itong Aqua Vitality tsaka Aquaponics, 80 lang damage nyan, pero mataas ang armor. Ayan, bitaw tayo ng combo. Masakit-sakit to mga idol. Masakit-sakit yan. So sure kill. Usually guys, pag papatay kayo ng Aqua, kailangan nyo ng 4 cards para sure kill na sa Aqua guys. Tandaan nyo lang yun. Mahirap mabitin eh. Masasayang yung combo nyo ng cards.
Next round tayo, tumira si Idol ng dalawang ilulet. Armor? Di ko alam discard din ito ni Idol. Tira ng tira. So yan, kita nyo. Nagpass ako kanina sa round 4 kasi tinatansya ko yung energy. Hindi tayo pwede mag-ubos ng energy, guys. Kasi wala tayong pang burst. So dito kasi, discarde talaga. Kailangan nyo magpass, pero magpapass kayo sa tamang chance o sa tamang round. Tignan nyo din yung mga possibility. Ito, papatayin nyo na yung beast ko dito. So, mawawalan na ako ng protection sa aqua. Kaya, tumira na ako. At the same time, may enough energy tayo. Sure kill natin tong aqua lagi. Yan. Para hindi masayang yung combo. So, ito, next round. Advantage natin. Bakit? First, unang titira ang bird, pero usually kasi, pag may armor ang aqua, kahit mag 4 cards ang bird, tas mataas ang armor ng aqua, hindi niya basta mapapatay. Lalo, ito, 3 energy lang si Idol, kakapusin yan. Tayo, kaya natin patay ng 3 energy yung bird niya. Tingnan natin. Ayan na nga. Sorry, 4 cards pala ako. So, ayan. Tumira siya ng shooting. So, yan na naman. Masakit yan kasi pure damage sa health. Disregard ang armor. Ayan. Tingin ko dito, kung hindi kinapos si Idol ng energy na 4 cards na talo tayo dito yata. Ayan. Isa pa palang tips, guys. Pag 1v1 kayo sa bird, same aqua, kailangan nyo isave yung swift escape since wala tayong upstream. Yan yung chance natin mauna tumira sa speed. So yan, sure win tayo dito kay Idol. So yun, nice game sa'yo, Idol. Yan guys, next video tayo. Hanap pa tayo ng ito, may papakita ako sa inyo. Medyo hindi nakakatuwang kalaban to eh. Ubi gaming to eh. So guys, puro reptile to mga to. Ewan ko ba. Grabe. Tayo nakatapat. And guys, kitang kita nyo. Pare-parehas yung reptile nyo. Tignan natin yung cards. Chomp. Yan. Ito, masakit to. After round to. Mga cards niya almost same. Kita nyo, almost same. Pero masakit kalaban to eh. So, round 1 tayo. Tingnan natin. So, and for round 1, no, since may steel energy tayo, lagay tayo niyan. Vegetal Bite, tsaka isang Carrot Hammer, plus energy kung titira siya, pero di siya tumira dito. So, nakakaw energy lang tayo. Minus 1 si Idol ng energy. Tapos, isang Altok. Next round natin, 4 energy tayo, guys. Si Idol 3. So, discarte ko dito. Medyo maganda bigayan ng card sa beast natin. Ba't di natin gamitin? No? Habang buhay yung beast natin. At, advantage ng beast natin, mabilis tayo sa mga reptile. Yan, no? Sa speed. Unang titira beast yan sa tatlo. Ayan, so kita nyo, 3 guards ako, pero combo, single combat, critical, nutcrack, tsaka nutcrow, combo din guards na. Saktong sakto, hindi niya inarmoran yung first line niya ng reptile. So, patay yan sa atin. Nagandahan, may natira pa tayo isang energy, no? Tipid lang. Tinira ni Idol, 4 cards si Idol. Usually guys, sa mga reptile, no, masakit sila kasi yung chances na mga damage nila matataas. Pero kung normal damage lang, mababa. Kagandahan, mataas ang armor nila. Kaya kung papatay kayo ng reptile, make sure either combo talaga na 4 cards.
taas na energy niyan. May chomp. Chomp pa. So yun guys, kita nyo ulit. Ganda na naman bigay sa atin. Pumumbuli ako sa beast natin. Pero this time naman, single combat lang. Dalawang branch charge. So kasi single combat, para kung mag-crit siya, kailangan niya ng other two cards na kasama. So yan. Sige, hindi tayo nagtipid dito kasi maganda yung bigay ng card sa beast. Tinitake advantage natin since laging mauna yung beast, makakatira ng critical. Nag-armor lang sa idol dito. Actually, hindi armor, mabaka. Eh, no? Sakit. Yan, tira siya ng champ. Tsaka yung tayo ni Swing. Kita nyo, hindi ko alam ba't di nag-iipon ng energy sa idol. Kitang-kita nyo yung advantage natin sa energy. So, next round tayo. This time na, patay na natin tong reptile na. Kahit 2 cards pa yan. Tinu-cards ko na para sure kill mga idol. Kasi mahirap mabitin talaga. Pakamot-ulo lang tayo. Pakamot-ulo pag di napatay. Yan. So nakakuha tayo ng plus attack. Bakit? Risky fish eh, no? Plus attack yan sa reptile, plant, dust. Goods din yan. Next round tayo, tumira si idol ng 4 cards. Sakit, ayan. Isa pa sa masakit dyan sa reptile, kahit mababa yung damage ng card. Pagdating nyo ng round 4, biglang tataas damage ng cards na. Kaya habang maaga, i-burst nyo na nang i-burst. Patay beast natin. So, nag-last stand, swerte tayo. Dito, 4 cards tayo, pero pansin na titira ako ng dalawa. Bakit? Kasi mamaya, pag pinas ko to, hindi ko rin siya mapapatay sa 4 cards. So, since next round naman, tansy ako, magkaka 4 card more energy ako. Bawasan ko na siya ngayon. Kasi hindi yan titira ng marami kasi may last stand tayo. Tignan nyo. May plus attack tayo. Ayan. Kuha ulit tayo yung plus attack. So, ayan. Diba? Bawas na siya. So, mamaya, more energy tayo. Tsaka natin siya kukuhin. Kasi bawas naman na siya kahit mataas. Armor niyan. Kaya natin. Ayan na. Sinasabi ko. Plus attack pa. Ayan. So, ganun. Dito medyo maganda laro natin. Tsaka bigay ng cards kahit tatlong reptile kalaban natin. Mga yun. Next video tayo mga idol. Hanap tayo ng magandang laban. Ito. Maganda-ganda to guys. So, kalaban natin dito. Reptile, plant, aqua. Rap to. R.A.P. Reptile niya, may heal, mataas armor, reduce. Ito, maganda rin tong cards na to kasi minus attack to sa attack damage to sa attack. So, aqua niya, upstream. Maganda aqua niya. Nasa mid. So, plant niya, almost same sa atin. So, round 1 tayo, mga idol. Parehas kami pumas sa round 1. Parehas kami ng thinking na ito. Round 2, boomers na ako since may combo na yung beast natin. Sinamahan ko na isang risky fish kasi ang prediction ko mag-armor talaga, which is tama naman. Kaya pinor cards ko na. At the same time, may plus attack pa yung aqua natin. Yan, combo ng beast natin. Masakit din yan. Ah, so nabuhay dito yung plant nila. Natin napatay. Next round tayo. Dito sa next round, kita nyo naman sa cards tayo, kikill natin plant niya. Expected ko rin dito, burst na siya kasi dami na niyang energy. 4 cards siya sa aqua, 1 card sa reptile. Tignan natin.
yan, patayin natin yung plant niya. So tama tayo. Since nag-ipon siya ng energy, possible talaga na reverse na yan. Kaya lagyan lang ng armor. 5 cards sinamit ni Aiden. Next round tayo. Next round, same gamit, 2 energy. Ay, hindi. 3 energy si Idol, pero kinil niya lang plant natin, Star Shuriken. Next round. So, ito next round, nag-decide ako dito na ikill na yung aqua niya. Bakit? Kasi possible papatayin niya na yung beast natin kasi may enough energy siya. So, pag namatay kasi yung beast natin, wala na tayong protection sa aqua. So, kailangan tumira na yung aqua natin para same-same tayo. Makikipag 1v1 tayo sa reptile. O yan. Pero since nauna, kagandaan dito, una attack aqua natin, hindi nabitawan nung aqua niya yung ano, no, yung cards niya. Sayang dito. Medyo, di ko alam ba't dun nilagay ni Idol. Hindi niya siguro na anticipate na natira na tayo ng first. O di niya nakita yung kung sino unang titira. So ito guys, pumas kami sa round 6, walang energy. So round 7, tignan nyo gagawin ko. So yan kagandaan guys, pag beast, mas mabilis sa reptile. Maganda usually, pang burst talaga ito ng ano eh. Mga reptile makukunat, kaso kasi malambot, mabilis mamatay. Swerte lang tayo dito kasi boy na boy pa rin yung beast natin, oh, walang bawas. Decide ko dito na ganda ng cards, dalawang critical, combo na nutcrack. Bitaw na natin, yan, una tayong hindi. Ayan, dalawang crit yan, medyo masakit sa boto to. First combo ng nutcrack, natro, ayun ang sinasabi natin. So, ganun lang mga idol. Pwede magtipid, pwede rin magburst ng magburst. Tamang pass lang talaga diskarte. Yun guys, next video tayo. Napuli tayo ng ito, okay ito, AAP. Tamang diskarte. Ito guys, ang kalaban natin AAP. Dulo niya may upstream, no? Speed advantage, lagi yun yung check yan. Tayo kasi wala tayong upstream, ang aasahan natin dito, swift escape, kung gusto natin mauna sa turn. So round 1 tayo mga idol. Dito, sa round 1, binigyan tayo malupitan na card. Dalawang single combat, isang branch charge. So tira na natin yan, ito yung sinasabi ko lagi. Huwag niyong tipirin yung energy kung may combo tayo. Masakit sa buto to. Dalawang critical yan mga idol. Ayan, last stand yung plant niya. So round 2. Sa round 2 po mas si idol kasi is last stand yung plant niya. Iniisip niya kasi na titirahin natin yun. Pero syempre hindi natin gagawin. Sayang yung chance ng pass energy. Round 3 tayo. So ito, mahalaga din kasi tinitignan nyo sino yung unang titira, yung turns. Yung kalaban ba, kayo ba, yan. Dito kasi, kaya na ako naglagay ng cards dito. Anticipated ko, maraming energy si Idol, kaya titira na yan, titira. So kung titira siya, mawawala na yung last stand. Yung tira ng aqua natin, sa aqua niya na mapupunta. Tignan natin. Yan, tumira. So, wala nang sagabal. Wala nang last stand na plant. Yan, puo siya sa plant natin. Naka 6 energy si Idol. So, tayo. Kill natin yung isang aqua niya, diba? O yan. 0 energy tayo kanina. 2 energy sa round 5. Dito, sasacrifice natin yung
business natin, kailangan natin pumas kasi kailangan natin ng energy. Si idol, maraming energy. Ayan. Tumira ng tatlo. Which is good. Kasi sa beast talaga, kaya ng 3 cards yan talaga. Ako. So, ayan dito, makikita nyo. Advantage ng speed sa idol dahil sa upstream. Kaya, nag-decide ako dito na ang ilalagay kong cards, dalawang swift escape. Kasi, wala tayong upstream, guys. Pero, ang goal natin, mauna tumira next round if ever mabubuhay yung aqua natin. Mahalaga kasi pag 1v1 sa aqua, usually, kung sino yung unang titira next round. Kasi kung walang nag-critical dyan, parehas mabubuhay. So, yung unang titira next round, siya na yung panalo for sure. So, tira tayo dalawang sweep escape. Try natin, gigain tayo ng speed kahit may upstream siya. So, yan, tinira niya. Dalawang angry lang. Isang sweep escape. Isang upstream. So, times 1 lang yung speed pag tinira natin siya. Tayo, naka times 2. Yan. Ayan. So, pares may matitira. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Usually, pag 1v1 ng aqua, goal talaga lagi. Sinong unang titira the next round after ng combo nilang dalawa. So, nauna tayo. Which is good. Tama tayo ng ginawa. Naglagay tayo ng dalawa. Sweep escape. To gain speed. Times 2 yun. Ganun lang guys. Kailangan din kasi kabisado natin yung mga cards natin. Kung para saan ba yun. Kasi yun yung magpapanalo sa atin, panigurado. So, ito guys, last video na i-review natin, hanap tayo. Ito guys, ABP, same ng build natin. Check natin ito. So, ABP, ang aqua niya, tail slap. So, may ibang card siya dito. Disarm plus swallow, hit. Beast niya, ito yung masakit, ito yung nakakainis na beast guys, no? May piyok pa ako, nagbibinata. May destroy energy na siya, may steal pa siya, no? Ito yung minsan nakakainis kalaban na beast. So, yung plant niya, same lang sa atin. Let's go sa round 1, mga ayon. So, sa round 1, kita-kita, no? Pag talaga ang beast may magandang cards na combo, ititira yan ang kalaban. Tayo naman, tinira natin tamang knockout tsaka tamang attack lang. Ito kasing prickly trap. Pag yung plant ang last titira sa turn sa round, 120% damage yan. O yan. Still energy, nawala yung isa natin. Nag-critical pa siya. Kaso, di niya napatay. Tayo naman, nakakaw tayo. So, may nanakaw tayo isa. Yun, 152, di ba mga idol? Masakit eh. So, next round tayo, kailangan na nating patayin yung plant niya. Ang mali lang nakita ko dito kay idol. Kung ako dito, October treat lalagay ko. Pero since wala siyang October treat, ibibigay ko na lang itong plant kaso. Nilagyan niya pa din ng cards dalawa kasi possible talaga kung ako yung nasa side niya idol, isipin ko may combo yung beast, bakit hindi siya kumombo eh. So, either pag round 1 hindi kumombo beast, round 2 possible kumombo, pero pag di pa din round 3 kumombo. Ganun lang guys, mind games lang din. So yan, nasayang yung 2 cards dito na idol. Kaya nagparehas kami na 0 energy, which is dapat lamang siya. So round 3 tayo, 2 energy tayo, pass lang tayo dito guys. Tandaan nyo, hindi makakapatay basta ng axe yung 2 energy. Dito pumapasok yung intern gaming natin. So siya,
nasira siya kasi age lab siya. Game. Patayin niya yung plant natin. So, for energy tayo. Pumas kami parehas. Bakit? Ang thinking kasi namin, ako ang thinking ko, pag ganyan na lang, 2v2, aqua beast. Pag 4 card per energy lang ako, hindi ko pa rin ititira yung beast. Bakit? Pag tumira ako ng beast 3 cards. Next round naman, kakapusin ako, 3 cards lang ako. So, wala din, di natin mapapatay ako. Either sacrifice natin yung beast. Kailangan natin na 6 energy pag nakipag 1v1, guys. Lalo aqua to aqua. So, yan. Tumira na ako kasi nagka 6 energy na ako. Kung sino si Idol, tumira rin siya. Medyo parehas kami dito ng gameplay. Paso, more energy yung tinira niya. Kasi mababa damage to cards. So, yan, guys. 1v1. 5 cards, 4 cards. Tignan nyo yung gagawin ko dito. Pansin nyo, tumira ulit ako ng dalawang sweep escape. Usually guys, since wala akong upstream kasi, lagi kong sinesave yung sweep escape sa last round. Kailangan yan pang gain ng speed. Kung mabuhay man, make sure na ako yung, gusto ko ma-make sure ako yung unang titira. Pero mababa armor na ito. Nag 2 cards lang siya dito. Patay si Ayan. So yun guys, no? Mga laging tandaan. Energy counting. Check ng cards ng kalaban. Siyempre, tignan nyo rin yung mga turn nyo. Also, alam nyo at kabisado nyo yung kung paano nag-work yung mga skills o cards ng Axie. So yun lang guys, no? Last game natin ngayon. Kita-kits na lang sa next video natin. Salamat mga idol.